Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo ngayon? Eh, nagbabalik na naman ako para updates kayo sa another vlog. For today's video ay magkakaroon po tayo ng house tour. At ito po subscribers naman po natin na ito ay from Italy po. At hindi pa rin po sila naka-obe magmula po matapos itong bahay nila. Kaya ayan, magkakaroon po tayo ng house tour dito. Ngayon po itong bahay ay merong swimming pool gaya po nakikita nyo sa background ko. Mamaya mga ka-viewers, sa highlights po natin ito. Ngayon, bago tayo mag-start mag-tour, kung bago lang po kayo napadpad sa aking channel, huwag nyo na po kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga upload na videos. So ngayon tara, mag-tour na po tayo dito. So, let's go! Start po tayo sa front ng bahay para po sa sukat ang lot area at floor area ay na po si screen. At meron po tayong floor plan ng first floor. Ito na po yung sukat ay screenshot na po. Ito naman po yung sa second floor. At ito naman po yung sa rooftop yung sukat. Kung gusto niyo po kumuha na ma-ideal po na maging sukat ng bahay ninyo, ayan po. At ngayon, balik po tayo sa ating pinaka-main topic. Ito pong house tour. Ngayon mga ka-viewers, ito po ay two-story with rooftop po yan. Tapos kung mapasin po ay tapos na po itong bahay. Ngayon, nagpalagay po si owner mga tubular po dyan na gate. Even po yung fences niya. At kung mapapansin po kayo sa mga poste, naka-wall group din po yan. Even po yung dito sa baba po ng fences grills, naka-wall group po. At iba't ibang pagka-shade po ng gray yung mga ginamit na kulay na kanya exterior paint, no? And ang mga ka-viewers, pasok po tayo, no? Bali, kung mapapansin nyo po, itong kanyang main door ay meron pong grills. Tapos, naka-tiles po itong kanyang flooring sa paligid ng kanyang bahay. Mga pattern tiles po ito na 40 by 40 tapos na non-skid tiles po meron din yan. Sa wall na po na ito ay mayroon pong pina-wall group yung owner kaya may nakita po kayong linya-linya dyan. Tapos iba't ibang kulay po ng gray meron yan. Dito po sa second floor ay mayroon pong balcony sa front ng bahay tapos rooftop po sa pinakataas. Ayan. Para po sa railings, gumamit po yung owner ng stainless po yan. Tapos kung may mapapansin po kayo dito sa wall na ito, ay meron pong tinatawag na wall deco tiles. Ito pong subscribers natin ay taga-subaybay po natin, kaya halos parehas po kami ng ginamit na materials ng bahay. Ito po, ayan, 30 by 60 po yung mga tiles na nakikita nyo na yan. Kung mapapansin nyo po, may katabi silang bahay. Bali, kabahay po ito ng kapatid niya. Ngatong angle tayo. Ayan. Ayan, and ayan, tapos mga ka-viewers ay dito tayo sa likod. Ang kanyang mga window po ay meron mga sliding saka awning window. Then nasa labas po yung window glass, pinapinturahan niya po itong color gray. Tapos ayan, canopy. Then, ayan, exterior paint po ay light gray naman po yan. Punta tayo sa likod. Dito mga ka-viewers, sa likod ng bahay ay meron pong swimming pool. Ayan, pakita ko na lang sa inyo. Pinupuno po yung tubig ngayon. Then, naka-wall group din po yung buong wall. Kung napapansin nyo sa swimming pool mga ka-viewers, ayan, may mga pinalagay po yung owner ng mga pebbles po ng stone. Ayan, kaya ang ganda po, no? Then, ito yung tripod ko, nilagay ko muna. Inalis ko po yung tripod para at least ma-appreciate po yung ganda ng table. Bali, tiles lang po ito. Tapos, ayan, mga upuan. Tapos, meron pong mangga sa gitna. Then, ito po yung back view ng bahay. Ayan. Gantong angle lang tayo para makita po ninyo. Kung napapansin nyo po, meron ng mga grills or cage po yung aircon kaya lang di pa po nakabili si owner, no? Ayan, and ayan. Tapos mga ka-viewers ay ganito po yung likod ng bahay. Mayroon na din pong window grills at same po kami ng design. Talagang taga-subaybay natin yung owner, oh. Nakita nyo po. Ito po itsura ng kanyang door po dito sa likod ng bahay at meron po siya ditong sink na may cabinet na. And ganito po itsura ng kanyang pool, yung mga tiles. Pakita ko nila baka gusto niyo pong magpagawa ng swimming pool at ipagaya yung design, no? Ayan. Tapos meron po ditong waterfall sa gitna. Tapos mga ka-viewers ay pasok naman po tayo sa loob ng bahay. Ito po ang kanyang main door. Kung napapansin nyo po ay sliding door po yung kanyang main door. Bali, ito po kanyang window grills ay de-slide po yan. Open natin. Ayan. And ayan. Tapos sliding din po ito. Ayan. And ayan. Tabi lang po natin screen. Pagpasok mga ka-viewers, ito po yung kanyang living area. Ayan. Ito muna yung, pakita ko muna sa inyo yung living area ha. Kung ano po itsura. Ayan. And kung mapapansin nyo mga ka-viewers, parehas po kami ng design din ng
ceiling. Ang ganda po na kanyang ilaw sa center, no? Ang ganda ng design. And mga ka-viewers, itong mga linya naman po niya na kulay, ang kulay po niyan ay color gray. Sa amin po, black sa kanila, gray. And mga ka-viewers, kung mapapansin niyo po, naka-plastic pa po ang kanyang mga sofa. Kasi po, hindi pa nga po sila naka-uwi, gaya na sinabi ko. At meron na po siya pinalagay ditong carpet at ito po ang kanyang center table. Tapos mga ka-viewers, meron na siya mga curtain rod. Ayan, nakaabang na para paglalagay ng kurtina ay, ayan. And mga ka-viewers, para po sa kanyang tiles, gumamit po si owner ng marble po na design po ng tiles, 60 by 60 po. And ganito angle tayo, no, para makita po ninyo. Ayan, and ayan. Dito mga ka-viewers, ang kanyang TV console. Ito po, meron na mga cabinet dito. Ayan, tapos yung TV niya. And ang kanya pong background na tiles ay simple na ginamit sa labas. Ayan, mga wall deco tiles po yan na 30 by 60 and may palinya po siyang wood dito. Pakita lang po natin ulit yung living area. Ayan. Diba ang ganda? Then next naman po natin mga ka-viewers, itong kanyang dining area. Dito po mga ka-viewers, nakabili na si owner ng kanyang dining set. Napaganda po ng details at kulay. Ayan. And ayan, may pa-cherry po sa taas. And may pa-drop light po dito na tatlo. Color gold. Ayan. Next naman po natin itong kanyang bar counter at meron na rin po siya nabiling bar stool na naka-plastic pa din po. Ayan po, next natin yung highlights. Ayan, ganyan po yung design ng kanyang bar counter at meron po ditong salamin. Siguro pag yung mga award po nila, dyan nila ilalagay. Ayan. Both sides po ay meron. Even po doon sa corner na yan, meron. And ito po, laminated po itong mga ito. Laminated wood. Tapos may cabinet din po sa ilalim. Naka-open. Ayan, ganyan. No? Tapos mga ka-viewers, para po sa countertop, gumamit po si owner ng 80 by 120 po ito. Yung countertop niya. Ayan. Tapos dito tayo mga ka-viewers. Dito po ay wala pa masyadong ganap. Ay, may mga gagawin pa po. May lalagay pa yung ref niya. Tapos microwave, mga gamit po. Appliances. Pero meron na po sila nabili pala mga gamit dito. Ilalagay na lang, oh. Ayan, tapos ito po yung mga cabinet. Ayan, may pull-out drawer po dito. Ito. And mga ka-viewers, meron na siyang ganitong sink, dual. Tapos, check natin kung may water na. Ayan, wala pang water ito. Pero ayan mga ka-viewers. Ayan, and ayan. Since tapos na po tayo sa kitchen area, dito naman po tayo sa powder room. Tara, pasok po tayo. Para po sa pintuan, ang ginamit po ay mahogany wood po lahat yan. Tapos mga ka-viewers, ito po yung details ng kanyang powder room. Mga marble look po na tiles. Tapos ay meron natin din po itong toilet bowl, bidet, and sink po or basin po na sink. And lalagay na lang po yung salamin yan, no? Tapos ayan. Ganyan po yung ganap ngayon. Puro marble po yung ginamit na tiles again. And dito naman po mga ka-viewers ay access papunta po sa kanyang swimming pool. Ngayon naka-grills din po yan. Nasa loob po ang kanyang grills. Tapos kung mapapansin nyo po yung pinaka-door niya, salamin po yung gitna ng mga yan. Tapos open natin. Ayan na po. Nasa pool na tayo pagkalabas natin. Kung napapansin nyo po yung pusa ko po nandito, sinana, sinama ko. Ayan, naglalakad siya dito sa loob. Tapos mga ka-viewers, akyat po tayo sa taas. Ay, ito po pala mga ka-viewers, yung area na ito, kung may napapansin kayo, sliding door. Ito po ay magiging garden po ng owner. Tapos ngayon ay akyat na tayo. Hi, Nana. Yan, house tour muna tayo, ha. Ito po mga ka-viewers, nakikita niyo sa hagdanan niya yung wood plank po na ginamit ay mahogany. Tapos ang railings po ay stainless naman po yan. Tapos same wall deco tiles po sa labas. Ayan. Tapos akyat po tayo. Bali dito mga ka-viewers, sa taas ay meron po ditong dalawang bedroom. So mga ka-viewers, para sa tiles po sa second floor, gumamit po yung owner ng vinyl tiles po yan, vinyl. Dito po may access siya sa pumunta sa kanyang balcony. Sa kabila na tayo dadaan mamaya, pakita ko lang. And ganito po yung kanyang ceiling. Ayan, top view po ng kanyang hagdanan, pakita natin. And ayan. Bali ito po si bedroom number 1, pakita ko sa inyo. So, meron na po din nabili si owner na kama. Then, ganito picture ng ceiling. Lalagyan pa po yun ng center light soon. And, meron po dito nalagyan na ng TV.
Ayan, then dito po, lalagyan ng aircon. At sliding door po papunta sa kanyang balcony. Open natin. Oops. Ayan. Ayan, sliding. Ganito po pala. Ayan, papunta po sa kanyang balcony. Ayan, and ayan, pakita ko na lang po ha. Tapos mga ka-viewers, close natin. Ito naman po yung kanyang cabinet dito. Open natin ito. Open po natin yung kanyang wardrobe cabinet baka gusto niyo po ipagaya at least may ideas po kayo. Ayan, ganyan po siya. Yan pa po yung mapapagawa ng owner soon. Then dito po tayo. Sa bedroom number 2 naman po tayo. Mahogany po yung mga pintuan niya. Ayan. Dito po may pina-custom made po na upuan si owner. Then, ayan. Ito po, natatanggal naman to. Ayan. Dito tayo sa bedroom number 2. Dito po may twin bed. Ayan. Same design po sila ng bed kanina. Pinakita ko sa inyo. Ganito po yung ceiling. Ayan. May mga pin lights na. Buksan natin, sige. Para makita po ninyo. Ayan, may cob light na din. Ayan. Then, TV console po. Sarado natin. Ito. Ayan. Meron po ditong wardrobe cabinet. Same lang po sila ng design nung kabila po ni bedroom number 1. Ngayon po ay may sliding door din po dito kay bedroom number 2. Mapunta rin po sa balcony. Tapos makita nyo po dito yung view po na kanyang swimming pool top view po. Tapos ayan po, no? So open lang natin. Tapos mga ka-viewers, pakita ko na lang po sa inyo ha. Ayan, ganyan po itsura niya. Ayan, and ayan. Since tapos na po tayo kay bedroom number 2, dito naman po tayo sa common bathroom sa second floor. Ayan, tingnan natin. Wow, ang laki. Dito po mga ka-viewers ay meron siyang shower area, toilet bowl, saka po laundry area niya na. Dito na rin po. Tapos mga ka-viewers, meron na siya ditong basin po na sink, tapos cabinet. And kung napapansin niyo po yung mga tiles, puro marble look po yan. Ayan, and ayan. Ito po mga ka-viewers na open. Siguro paglalagyan ito ng mga sabon, ganyan. Tapos, ito na open. Then, mga shelves po. Tapos, ito po pala yung shower area niya. Pakita ko sa inyo. And sliding po yung door. Tapos, ayan. May niche na. Meron na pong heater at black-coated po na shower. Ayan. Then, Soho po ito kanyang toilet bowl na one piece. And ceiling po ganito po. Kung napansin niyo po yung mga glass ay mga mirror type na po yan. Tapos, baka may magtanong Sir Billy, ba't po nasa second floor yung kanilang laundry area or washing machine? Kasi po mga ka-viewers, possible po na maging sampayan nila yung sa rooftop po. Kasi ay saktong laki lang din po yung lote po ng owner. Kaya ayan, ginamit po talaga lahat yung space. Since tapos na po tayo sa laundry area at bathroom po dito sa second floor, ngayon ay akit po tayo sa rooftop naman. Ayan, same materials na po ng Donald acrylics. Open natin. Ayan mga ka-viewers. So, ito pong second floor ay naka-polycarbonate roof po yan. Tubular po na braces. Then, ayan mga ka-viewers. Maluwag po ang taas niya. Ayan. Kung nakapansin niyo po itong tiles na ito mabenta, itong matte finish na puro bato-bato po na design. Ayan. Sa last vlog po natin, gato rin ginamit ng owner doon sa 3-story po eh. Punta tayo dito. Ayan. And ayan. Ito po ang itsura ng kanyang top view ng pool. Ayan. Ayan. Ayan, gantong angle na lang tayo. Ayan. And ayan. Luwag po ng rooftop niya, no? Ayan. So ngayon, tara. Baba na po tayo.
And then mga kabiris, yung bahay po ng subscribers natin from Italy. Ngayon, magkano po ang inabot ng bahay? Kung yung bahay lamang po, structural, ang inabot po nun ay 1.8 million. Tapos yung swimming pool naman po, ang inabot nun lahat-lahat ay 200,000. 5 feet na po yung lalim nun. Tapos mga kabiris, ito total nyo po silang dalawa, 2 million. Ngayon, kung isasama nyo po yung mga appliances, yung mga gamit na po ni owner na nandun, like yung mga cabinet, lahat-lahat po na nakita nyo sa video, ay ang inabot po ay 3.5 million po lahat-lahat yon. And bago pa tayo magtapos, gusto lang po magpasalamat sa owner kasi in-invite po nila tayo para i-half-star ang bahay nila at i-share po sa ating mga viewers. Thank you po ma'am and sir and congratulations po. Ngayon mga ka-viewers, sana po ay na-inspire po kayo sa ating vlog. Sa mga nagpapagawa pa lang po ng bahay dyan, sana po ay nakakuha kayo ng ideas. Again, maraming salamat ulit po sa pananood. Sana hindi nyo po kalimutan pindutin ang ating subscribe button kasi road to 100k subscribers na po tayo. Ngayon mga ka-viewers, ay magpapaalam na rin po ako. Thank you po ulit. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!